Magandang araw mga kalapatids. Ngayon po nandito po tayo sa tahanan ng ating kalapatid si Sir Terence Moran para po bisitahin ang kanyang loft. Tara, samahan niyo po ako. Actually, nagulat ako eh. Hindi ko expected na interview na ako. Akala ko yung sa susulat lang, mga comment lang, mga ganon. Actually, itong loft ni Sir Terence, first yung location, maganda. Kasi nasa rooftop tong bahay niya, tapos mataas yung bahay niya. At the same time, yung ibon, maganda yung view. Kitang-kita niya halos yung paligid nitong Cubao area. Mas iwas ka sa ano eh. Kumbaga, halos 90% iwas overfly sa ibon. Nakakakita siya 360 view sa taas. Pwede pagka ganito, sir, malapit na yung karera natin. Ano ba yung mga preparation na ginagawa niyo sa mga flyer natin? Ako ang ginagawa ko kasi, ang most sa akin yung linis ng kulungan, tapos yung vitamins, syempre, tapos yung patuka, depende sa anong gusto ng fancier, kung anong mix niya. Depende eh, may ibang magamit sa amin eh, may ibang klase. Nabagit mo yung feed, sir. Ikaw ba, nag-i-stick ka ba sa kung ano yung binabibili natin sa market or meron ka na certain na mga ingredients na dinadagdag pa? Meron din mga high in protein, nadadagdag ako ng mais, mga saf. Pag during ng training, dagdag ka ng mais para lumaki yung katawan nila, bumuo. Tapos pag malapit ng derby, 50% ng flyer mix, 50% ng saf and corn. Ah, combination niya, sir. Tapos ano yun? Nag-i-stick ka na doon hanggang derby na. Hanggang derby na. Tapos may mga nalagay na lang na konting mga adjustment na lang na. Ayun, sir. Nagdidepende ka ba sa pagmalayo na yung pagpalayo yung karera? Or nagdidepende ka sa ano yung kamusta yung katawan ng mga kalaban? Dapat alam mo yung ano eh. Kada isa yan, kada isa ng ibon, kailangan regular mong sisilipin kung anong kondisyon nila, yung katawan nila, yung hibo nila, yung mga balahibo, magandang pagkakatubo, makintab, namumulbo sa mga paa. Depende sa kung anong ibibigay mong gamot, pagkain, kasi kung masasobra naman sila sa protein, hindi naman kailangan ng katawan, bibigat lang. Actually, at the same time, kung masyado mataas yung protein at hindi rin naman nakakalipad masyado yung ibon, maliban sa yun nga, bibigat sila, actually, may tendency na yung magkakaroon ng problema naman sa mga kidneys nila. Yes, oo. So, yung tendency sa makikita ka na yung mga dami nila parang, pag gano'n na parang basa, palaging basa. Mm. Yung pala too much protein yung diet na pinipigyan natin. Pinaprocess yung ano, yung kanyang katawan para lumaki. Protein, yan, oil, yung fats, kailangan eh. Kailangan sa ibon para during race, may susunugin siya. Yun lang naman ang naisip ko para siyang tao, athlete. Actually, sir, may napansin ako dito eh. Ngayon ko lang nakita. Sir, bakit meron kang ang tawag dyan? Alugbati. Alugbati nakasabit dyan, sir. Kasi sa once a week ko naglalagay ng alugbati. Kasi iba kasi prefer nila yung kundi yung malunggay. O kaya yung iba yung mga tea, mga herbal na mga tea. Ako, kasi yung katawan kasi sa akin ng ibon, mainit sila eh. Mainit ang katawan yan. Gusto ko yung alugbati kasi more on fluid. Kasi kailangan din naman ng kalapati yung tubig, especially pag ganito na pabago-bago yung panahon. Sobrang init at uula, so kailangan talaga nila ng tubig para hindi ma-stress yung mga katawan ng kalapati. Actually, kung sa side naman namin, sir, as veterinarian, mostly ang re-recommenda natin dyan, mga electrolytes preparation. For example, yung Exelite C+, may mga vitamins plus electrolytes para ma-regulate yung body temperature din, mabilis yung movement ng water. Pero dito, sir, kung halimbawa, since more on may mga supplements ka rin, pwede ko i-recommenda sa iyo, sir, yung power links natin.
Power Wings. Yes, sir. Kasi yung Power Wings, meron na siyang B-complex. So, pag pinatak mo siya, may B-complex na binibigay sa kalapate. Tapos, meron pa siyang amino acid plus glucose. Yun, tama-tama. Plus, eto sir, isa pa rin re-recommend ako sa'yo. Kung gumagamit ka rin ng honey, pwede mo masubukan sa'yo Reload Plus. Actually, may reload ako dyan. Ah, meron ka dito? Gumagamit ako ng reload. Ah, yun. Every, galing ng karera, reload ako niyan. 2 to 3 drops ako niyan. Ah, ay, meron ako dito. Talaga po, ayos ah. Sinubukan ko siya. Maganda naman, kasi dati ang ginagamit ko ay B-complex lang. Tapos sinubukan ko yung reload, maganda rin ang ibon galing karera. Effective naman talaga. Ah, okay. Ito, yung dati yan ang ibon, yan ang gamit ko. Kailangan recover yan. Actually, itong subok po yan. Subok na subok pa na ito, sir. Ito, marami nagtatanong din yung sa mga kalapatids natin. Kasi po, itong 5ml na to, nakikita natin dito, picture ng manok. Pero ika nga, ito naman is parehas din ng 10ml natin na pangkalapate. Pero kumbaga nga, as suporta na rin sa Rocknob, hopefully sir, magamit po yung pangkalapate natin na 10ml. Ah, meron din. Meron din sir. Nakakatuwa na talagang subok niya yung Reload Plus, especially during arrival kasi kita niya yung mabilis na epekto. So after mga 30 minutes, yung application niya, magpapatak lang siya ng 2 to 3 drops. Depende sa kung gaano ka-stress yung ibon. So, after nito, kung subok na niya yung Reload Plus natin, might as well na baka masubukan din po niya yung Power Wings natin. Kasi itong dalawa talaga yung perfect tandem pagdating sa loading and sa recovery ng mga kalapati natin during races. Actually, sir, ito nakakatawa din. Although may marami tayong ginagamit na may iba itong klaseng supplements, pero ito sir, nag-de-deworm ka. Mas una ko nagamit yung Doxy kesa doon sa Reload. Since na nag-ibon ako, yung Doxy, yung mga advice din sa akin ng mga kaibigan ko, kung sa One Eye, ako nga, isang beses na magbigay, kinahapunan, wala na siyang One Eye. Kaya tutuloy ko lang hanggang kinabukasan. So, buddy, ito sir, since malapit na yung training natin, kailan yung last na bigay mo ng dewormer? Siguro mga 2 weeks before. 2 weeks before training, magde-deworm ako. Tapos during ng training bago mag fun race, de-deworm uli ako. Preparation sa derby. Para sa derby. Unang-una nagpapasalamat ako kay Sir Terence sa pagtagap sa atin dito. Pangalawa, syempre sa pagsuporta sa mga produkto natin sa Rocknob. Actually, malapit lang yung opisita namin. Nandiyan lang sa 12 Avenue. Okay, distance lang. Okay, distance lang. So, from time to time, sir, since may contact namin. Kompleto po kayo ng gamot doon? Yes, sir. Kompleto tayo doon. So, kung may mga requirements din kayo, sir, meron po tayo mga produkto din doon po sa sa may Pit Games office. Hanapin nyo lang po si Ma'am Sonia. Yan po mga kalapatids, narinig naman po natin mismo kay Sir Terence kung paano po niya nagagamit or ginagamit yung mga produkto natin sa Rocknob. At syempre kung paano rin po gamitin ang alugbati sa ating mga kalapati. Muli, ako po si Dr. AJ Ferre ng Excellence Rocknob, your number one pigeon specialist.